Unang araw ng Linggo matapos ang flag ceremony ay muling naging abala sa maghapon ang ina ng Lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, sa pagharap sa mga panauhin upang mabigyan ng kaukulong aksyon ang kanilang mga kahilingang idinolog sa kanya. Habang abala sa kanyang tanggapan sa mansyon ay naging kinatawan naman ni Governor Vilma Santos Recto si Vice Governor Mark Leviste sa programang inilunsad ng SM, DTI at Philippine Star. Ito ay ang My SM, My Event, My Craft na ginanap sa SM City, Lipa. Ang programa ay sinuportahan din ng Center for International Trade Expositions and Missions at ng National Commission for Culture and Arts. Dito ay pinakita ang iba't ibang mga produkto ng mga Batanghenyo. Highlight din ng nasabing programa ang isang fashion show na nagpakita ng mga kasuotang gawa ng mga Batanghenyo designers. Ikasyam naman ng Hulyo nang nakipagpulong ang delegasyon ng Lalawigan ng Batangas na kasapi sa Binuong Cocolisap Task Force ng Calabar Zone sa Philippine Coconut Authority sa lungsod ng Quezon. Pinangunahan ni Acting Governor Mark Leviste, Provincial Agriculturist Pedrito Martin Dihan Jr. at Ms. Sara Adolfo ang pakikipagpulong kay Presidential Secretary for Food Security Francis Pangilinan upang ilatag sa sekretaryo ang mga hakbang na isinasagawa ng Lalawigan ng Batangas sa pagsugpo sa Cocolisap na pumipinsala sa coconut industry sa Timog Katagalugan at maging sa Lalawigan ng Basilan. Kasama sa task force meeting ang iba't ibang agriculture officials sa Calabar Zone Region, opisyal ng Philippine Coconut Authority, mga pribadong kumpanya at mga supplier ng gamot at kagamitang panlaban sa pesting Cocolisap. Binigyan diin sa nasabing Cocolisap Task Force ang pagpapabilis ng aksyon at pagbabalangkas ng bagong estratehiya upang epektibong labanan ang mapinsalang peste sa coconut industry. Inatasan naman ni Secretary Pangilinan ang mga agricultural officials ng Calabar Zone provinces na agad isumite sa kanilang tanggapan ang mga balangkas upang maging bataya ng datos at impormasyon sa epektibong pagsugpo sa pamiminsala ng insekto at sa seryosong kampanya na mapuksa ang nasabing peste na nagpapahirap sa mga kababayang magniniyog. Kinabukasan, July 10, ay agad namang nagkaroon ng pagpupulong sa Barangay Plarida, Lipa City tungkol sa gagawing solusyon sa problemang dulot ng Cocolisap. Ito ay pinangunahan ni Acting Governor Mark Leviste, Provincial Agriculturist Mr. John Dihan, Ms. Sara Adolfo kasama ang DILG, barangay officials at farmers na apektado ng nasabing peste. Nagkaroon din ng demo ng gagawing pag-spray ng gamot sa puno ng niyog upang masugpo ang peste. Araw naman ng Biyernes ay ginanap ang Medical Dental Mission sa Barangay Dakanlaon ng Kalaka upang mabigyan ng medical na atensyon ang mga residente, lalo na ang Aita community doon. Ito ay proyekto ng Provincial Government of Batangas sa pakikipagtulungan ng DZRH sa pagdiriwang ng kanilang 75th anibersaryo. Pinangunahan nito ni Acting Governor Mark Leviste, Provincial Health Officer Dr. Rose Zaita, PSWD Officer Ms. Joy Montalvo, Kapitan Mario Secreto at Mr. Sonny Casulia ng DCRH. Namahagi ng food packs ang PSWD, ganun din ng mga dental health kits mula naman sa PHO. Samantala ay hindi rin pinalampas ni Acting Governor Mark Leviste ang pagbisita sa Dakanlao Gregorio Agoncillo National High School matapos ang ginanap na Medical Dental Mission. Kinumusta niya ang kalagayan ng mga estudyante dito at ininspeksyon din ang mga pasilidad ng paaralan. Bago matapos ang bisitasyon ay masiglang nakipag-selfie pa siya sa mga mag-aaral ng National High School. At ang mga yan ay ilan lamang sa mga naging activities ni Governor Vilma Santos Recto at Acting Governor Mark Leviste noong nakaraang linggo.